So para nga sa pang-unang laban natin sa araw na ito, ang Utah Jazz at Boston Celtics ay nagharap nga isang star-studded matchup. Sila Donovan Mitchell, sila Rudy Gobert ay kinaharap nga itong sila Jason Tatum, sila Jaylen Brown at ang bagong balik lang na si Marcus Smart. Pero kahit balik na nga lahat ng players na itong Boston Celtics ay hindi pa nga rin naging sapat yon para makuha nila ang panalo against sa Utah Jazz. Nanalo nga ang Jazz 117-109. Kahit na medyo lumamang nga ang Boston Celtics sa umpisa ng laro, eh hindi nga nila yung na-maintain at natalo nga sila. Mainit nga sa 3-point line ng Utah Jazz sa laban na ito dahil kilala naman sila doon sa 3-pointer. 17 threes ang average nila at dito sa laban na ito, 19 threes ang kanilang na-shoot. At sila ay merong 44% na 3-point percentage. Grabe! So si Donovan Mitchell para sa Jazz ay may 21 points. Si Clarkson naman naglaro ng 30 minutes at may 20 points. Si Jason Tatum pinangunahan niya ang Celtics kaso nga hindi naging sapat ang kanyang 29 points. Si Jaylen Brown may 28 points pero hindi nga rin yon naging sapat para makuha nila ang panalo. At sa next game naman sa araw na ito, ang Cleveland Cavaliers at Miami nga ay nagharap. Sa final score nga, tinambakan nga ng Miami ang Cleveland Cavaliers 113-98 sa pangunguna naman yan ng kanilang superstar na si Jimmy Butler na may 28 points tapos 11 out of 16 ang kanyang field goal. Meron siyang 68%. Grabe! So matapos ang slow start ng Miami sa season na ito ay bumabalik na nga sila sa kanilang winning ways. At meron nga silang 4 game winning streak ngayon. At para naman sa third game natin sa araw na ito, ang much improved New York Knicks nga ay kinaharap ang number 1 seed na Philadelphia 76ers sa Eastern Conference. So ang Knicks nga sa laban na ito ay coming off from the controversial game nila against sa Brooklyn Nets na tinawagan si Julius Randle ng traveling na maraming nagsabi na fans na hindi nga yung traveling. Pero anyway, sa laban nga ito, itong si Julius Randle ay may 19 points nga. 40 minutes ng kanyang nilaro, grabe. At pati na rin ang kanyang kakampi na si Alec Burks ay may 19 points. Pero nga, natalo pa nga rin sila. Ang final score nga, 99 Sixers, 96 Knicks. So pangalawang talo na nga ito ng New York Knicks na magkadikit nga lang ang score. So grabe, sayang naman yon, dalawa na sana. Pero ang Sixers na walang Joel Embiid ay pinangunahan nga ni Tobias Harris with 30 points. 11 out of 20 nga siya sa kanyang mga attempt tapos 4 out of 6 naman siya sa 3-point line. Grabe, napaka-efficient na game. At ang kakampi niya nga ang shooter na si Seth Curry ay dumagdag ng 20 points, 4 na 3. So ang Sixers nga sa laban na ito, matapos ang kanilang panalo, 28-12 na ang kanilang record. Tapos ang winning streak naman nila ay umabot na nga ng 6 games. At sa next game naman natin sa araw na ito, ang Oklahoma City Thunder ay kinalaban ang Chicago Bulls. At alam diba, si Zach LaVine ay naglaro nga lang ng 3 quarters hanggang 3rd quarter lang ang nilaro niya. Pero umabot nga siya sa 40 points tapos 15 out of 20 nga ang kanyang mga tira, 75%. Grabe, ang 3-point shooting niya naman ay 7 out of 12, 58%. Diba? Napakaganda at napakainit nga ni Zach LaVine sa laban na ito. At para naman sa star ng Oklahoma City Thunder, si SGA or Shai Gilgeous-Alexander ay may 21 points lamang at negative 36 ang kanyang plus minus. So ang Bulls nga ay nakuha ang panalo 123-102 at ngayon nga nananatili nga sila sa 9th spot sa Eastern Conference. Pero ito namang kalaban nila na OKC ay bumaba nga sa standings na dating 11 ngayon ay 12 na nga. At para naman sa ating susunod na laban, ang Atlanta Hawks ay kinalaban nga ang Houston Rockets. Alam nyo ba, ang Houston Rockets ay may 16 game losing streak bago pa pumasok sa laban na ito. So grabe, matagal-tagal na rin simulang nakatikim ng panalo itong Houston Rockets. So ang star player nga ng Rockets na si Victor Oladipo ay may 34 points, 13 out of 20 sa kanyang mga tira at 65%. At dagdag-dag nga ang kanilang player ng 25 points na si Jason Tate. At ang kanilang bagong acquire na player na si Kevin Porter na 22 points, nagdagdag na rin siya. Aso nga, hindi yun naging sapat para matapos ang kanilang 16 game losing streak. Dumagdag na nga ito sa 17 games na walang panalo. Para naman sa Hawks, ang nanguna nga sa kanila ay si Danilo Gallinari with 29 points, 10 out of 14 sa kanyang mga tira, 71%. At si John Collins ay may 20 points, at si Trae Young naman 13 points sa kanyang inambag. So nanalo nga ang Hawks sa laban na ito 119-107. At alam nyo ba, ang Atlanta Hawks simula nung nagpalit ng kanilang head coach ay meron na nga silang 6 game winning streak. 7 out of 3 nga sila sa kanilang last 10 games.
So nag-pay off nga ang kanilang pagpapalit ng coach dahil siguro nag-iba na rin ang kanilang playstyle na mas magiging maganda para makuha nila ang panalo. Dahil malakas nga ang team ng Hawks, marami silang mga bala kaso nga lang hindi nga nagagamit or nai-utilize ng maayos sa mga player dahil sa coaching na rin. So good idea para sa Hawks yan. At para nga sa ating pangalawa sa huli sa laban sa araw na ito, ang nagharap New Orleans Pelicans at Portland Trail Blazers. Grabe, napakaganda ng laban na to. New Orleans Pelicans sa umpisa ay talagang tinambakan nga ang Blazers. Napakainit ni Zion at ni Brandon Ingram. Ito na rin si Lonzo Ball ay nag-dish out niya ng 17 assists sa kanyang mga kakampi. Umiskoro siya ng 11 points. Si Ingram ay may 30 points, si Williamson ay may 28 points. Pero alam nyo ba, etong si Damian Lillard ay umiskor nga ng 50 points. At alam nyo ba, 20 shots lang ang kanyang tinira, 13 out of 20 nga siya, 6 out of 30 naman siya sa 3 point line. Tapos nakashoot siya ng 18 out of 18 free throws, 100% ang kanyang percentage. At si CJ McCollum din balik na nga rin matapos ang 6 weeks na pagre-recover niya from injury. So nag-comeback nga ang Portland Trail Blazers down from double digits at napanalo nga nila ang laban nito 125-124 sa likod ng 50 point game ni Damian Lillard. Grabe. At para naman sa panghuling laban natin, ang Los Angeles Lakers kinaharap nila ang Minnesota Timberwolves sa may pinaka worst record sa NBA. So expected ang Lakers na manalo dito. At ganun nga ang nangyari dahil nanalo nga sila 137-121 against Minnesota si LeBron James. Ang una nga para sa Los Angeles Lakers with 25 points, 12 rebounds at 12 assists. So back to back triple double itong si LeBron James. At 8 out of 14 nga siya sa kanyang mga tira at 4 out of 7 sa 3 point line. Si Montrezl Harrell din 25 points ang inambag para sa Lakers. Ang magkaduwa na si Anthony Edwards at si Karl Anthony Towns ay parehas may 29 points. So sa panalo nga ng Los Angeles Lakers against dito sa Timberwolves ay umabot na nga sa 3 game ang kanilang winning streak. So yun nga lamang guys para sa ating game recap ngayong araw. Ngayon, kung nagustuhan nyo yung format ng video natin, make sure to like the video at mag-comment din kayo kung gusto nyo pang makita ang mga ganitong game recap. So yun lamang para sa video natin ngayon. If you guys like the video, make sure to like the video and if you're not subscribed, syempre mag-subscribe na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!